Good morning! It's 9:20. Kalilig ba si Daddy? I'm uploading na yung latest Mommy Monday video. So, if you're not familiar, wait lang. So, if you're not familiar kung ano yung Mommy Monday's episode or segment here, I'm gonna put a playlist over here, so you can click it. So this is my episode 2. Yes, feeling. Sana more and more pa. Hopefully, I can film every weekend, Saturday or Sunday, para meron ako may upload. Anyways, arigo. So tomorrow, today's topic is about preparing for breastfeeding. Kasi question yun ni Sis Mag. So, yan. Hopefully, meron tayong mga expectant moms out there na kapulutan ng aral ang aking video. Lalim eh, no? Lapit na. 20 minutes na lang. So, yun. We're just chilling first. Hindi ko alam kung ano i-breakfast namin ni Zeb. Darkness hungers. What is that? It's evil titans led armies. Yun lang. Ano bang namin today agenda? Nothing much. rest. Parang hirapan na kasi akong natatakot na akong maglililikot sobra ngayon. 26 weeks na ako. Parang mas mahirap na sa akin magagagalaw ng susundan-sundan ko si Zeb sa playground. Kaso, kawawa naman si Zeb. We'll see. Gusto ko siya mag-physical activity everyday, all day, everyday. Siyempre, first nakakatulong yun para makag-nap siya pag napagod siya. And, siyempre, kailangan yung although, dito naman sa kwarto, katulad yun ngayon. Yan. Buti nga may space kami na at least nakakapaglaro-laro siya. Ay, naka. Ano gagawin ko? Sana yung ATM card ko dumating na eh. Last Friday nga ba yun? Friday? Pero yung pin number kasi noon, separately isi-send. Hindi pa. Siyempre, nag-weekend. Wala ko naman post office. Kaya yun. Saan dumating na today ang aking pin number na? Put that in the laundry, please. Put that in the laundry. Please. Ayun. Saan dumating na today? Para hindi na ako hingi ng money kina. Although, yung $30 sa pinagbentahan niya nung niya kahapon. Kahapon ba yun? Isang araw. Andyan naman. So, meron akong backup money just in case. Hindi ko pa rin alam. Anong lulutuin ko today? Kahapon nag-break ako no? Hanggang nagluto. Tabad ako. Gusto ko nang gamitin yung sour cream. Gusto ko mag-tacos or nachos. Tacos, not really, no? It's more on the nachos. Siya, quesadilla. Oh. Quesadilla. Kaso, pag nagkikesadilla ako, yung normally cheese lang naman. So, iwan quesadilla. Ha? Pero wala akong wrap. Tapos yung cheese ko, yung square-square na pang hamburger. Let's see. Yan na. Good morning! Say good morning! Morning, Daddy! So, Monday again for you. Okay, mata na kaming bus stop. And Zeb is eating the cupcake. Yung bigay ni Jong. Lemon square cupcake. Kita yung dyan ko. Wala na akong matumasood. Nako, baka makita yung laruan. Ito na discretion si Zeb. Wait. Dun. Somewhere there. Dun sa pedal nung inuupuan. Anyway. So, hindi ko parang sa amin kaya kain eh. We'll see. Daddy.
ni Zeb Gavin. Wala kami kakainin for lunch. Ha? Wala tayong kakainin. Kasi, ang bata, ayaw maupo sa stroller. Tayo nang tayo. Nasa grocery kami. Eh, hindi pa ako makaisip ng lulutuin. So, sabi ko, uwi na lang kami. Gusto ko nang umiyak. Ang hirap na nga i-control nitong ano niya, stroller niya ng isang kamay. Tapos nakikidagdag pa talaga. Ayaw maupo sa stroller si Zed Gavin. So, paano tayo niyan? At ang kakainin. Ha? Bigat-bigat mo na. Grabe. Iyak na si mami sa'yo. Okay, let's go. Hi! Grabe. We're here na. Well, actually, kanina pa. Hindi ko na kinaya yung pagod ko kay Zed. Pag wala, lumabas kami nung ano, papuntang, hindi, pagdating namin ng McDonald's, kaya hindi din ako naka-vlog eh. Pagdating namin ng McDonald's, dun pa lang, nagtatatayo na sa stroller, ayaw mapirme. So, yun. So, we made it through breakfast. Pero medyo hirap. And then, madali ang kain. Tapos, yun, sa grocery, ganun din. Ayun, hindi ko na talaga kinaya si Seb Gavin. So, we had to go home. So, anong kakainin natin? 11:15 na. We're just watching Half Sisters. And then, we're gonna take a bath. Amoy pupo. Mukhang nagpupo ang bata. What's this? Yay. So, yeah. Gonna take a bath na. And, may busog pa naman to. Nag-cupcake, nag-gatas, nag-hash brown, nag-pancake. Ngayon, nag-gatas ulit. So, tulog na yan. Meron lang akong yung 3 pieces ng chicken drumette sa freezer. Hindi ko pa nga nabababa. So, ayun na lang iprito ko. Wala man lang akong pang marinate. Wala akong kalamansi eh. Ata. Ay, nako, good luck. Ano na naman yung kayo ko mamaya? We'll see. Hi! Nakagising lang ni Zeb as in, kakamulat lang ng mata. Ops, what are you doing? Uy, nako. You want to massage mommy? Ha? You want to massage? Yeah? Minsan nagigising siya, tapos bigla merong gustong abutin. Kung maintindihan, tapos iiyak, pero ngayon hindi naman siya umiyak. Pero pagkagising niya, pag meron siyang gustong kunin, gaganyan ang kamay. Turo ng turo, ganyan. Ito, inabot. Bigla-bigla na lang. Mukha mo. Hello! Sus! Maka 1.5 hours din siyang tulog. I'm done eating. And yun. Ay, nako. Hindi ko pa nalaman ang lulutuin ko. Nagsisearch ako ng mga pwedeng kuhana ng inspirations. Hindi ko alam. Matukok. Pero makakalabas. Ang dilim sa labas, feeling ko uulan in a while. Makakalabas pa lang kami mamaya kapag tapos ng itbulaga, alas tres. Kaso pag umulan, paano na? Actually, nagkikrave ako ng spam. Ilang araw na. Dahil nakita ko yata sa vlog ni Say, pero maling yung kanya. Ayoko ng maling. Gusto ko ng spam. Sabi ko, pagka worst comes to worst, mag-i-spam ako. Tsaka yung nor na soup, maghanap ako. Marami sa Bauman lang. We'll see. Walang ka-ano-ano eh, no? Ka-effort. But anyways, ang hirap mag-isip. Ano ba ka? Last week, gulay. Ang iikutan lang naman yan, manok, baboy, gulay. Manok, baboy, gulay. O bakit na naman ako? Kung sabihin mo, ayaw ka lumabas, ha? Huh? Manok, baboy, gulay. Gulay kami na isang araw. Saka manok ko lang ngayon. Tapos,
baboy nung yung nag-meatballs. Ano ba? May pwede pa pa ng fish, pero hindi ako masyado big fan. Gusto ko maghipon actually, kaso si daddy nga mapili. Ay, nang hipon. Tsaka, ang luto ko lang sa hipon, yung may Sprite. Wala lang. Later, nako, patay. Okay. I'm having avocado. Dapat ipapang-shake ko to eh. Kaso tinatamad na akong maghugas ang blender. No? So, yung normal lang, ginagawa natin na mga Pinoy. Ano to? Evap with yellow and sugar. So, ayun ni Zeb, di niya type. Pero yung avocado na shake, na iniinom, umiinom naman siya. Anyways, I'm enjoying it. Hi guys, we are out. It's 3:15 na. And makulimlim pa rin, so I was thinking dalhin na si Zeb sa laruan after going to the grocery store. Look at the birds. Tama na kaming grocery. Wala pa rin ako idea ako anong ulam. OMG. Kinakapagsayang na kasi ako. Hirap te. Ano tuwin ko? Good luck. Anyway, so yun nga. Grocery ako, tapos paglalaroin ko na to habang walang araw. And then pag uwi, I'm gonna cook. Hopefully. I don't think matutulog to si Seth kasi alas na kagising niya lang eh. Alam, mag-1:30. We'll see. Okay. Okay, as expected, hindi pinadali ni Zeb ang buhay ko sa grocery. Wala na, hindi na kami pwede nito mag-grocery dalawa. I should do my grocery at night. Pag na nandito na si Daddy. Ang kaso lang sa gabi, ah. Syempre, di ba, ang napagpilian na, hindi na mga fresh yun eh. Yun ang ayoko. Whew, grabe. Iiyak na talaga ako kanina eh. Sobrang pahirap. Okay lang kung magaang lang si Seb. Hindi ka na magaang. Sakit sa tiyan, men. Ayaw talaga maupo kahit anong bribe na yung gawin ko. Eh, hindi ko siya dadalhin sa laruan. Hindi nagbe-behave. Wala ako sa mood maglaro. Kapang-init ang ulo kanina. Grabe. Woo! Na-drain na ako kaagad. Ilang minutes lang kami sa grocery. Okay, malapit na kami. So, inikot-ikot pa lang si Zeb dito around the neighborhood. Baka sakaling antukin. Antukin ka ba? Ha? Huh? Are you gonna sleep? Ay, nako. Asa pa ako. Ay, minet. Nagluluto pa ako. Napabili tuloy ako ng ano. Nakakita siya ng dog. Nakakita ako ng mga ano, yung mga sauce na pwedeng ihalo sa mga ito oh. Ano ba ito? This one. Sauce for sweet and vinegar spare ribs. So, napabili ako ng spare ribs. Dapat, ang ulam na namin, naset na sa mind ko. Sabi ko, may talong pa, diba? Magtutortang talong ako. Spam. Tsaka, cream of mushroom soup. Yung mga puro kinikrave ko. Tapos, nakita ko to sa aisle. Sabi ko, bili nga ako nito. So, bumili ako nun. Ang mahal ng spare ribs. So, hindi ko ngayon alam. Baka yung spam bukas na lang. Pwedeng almusal. Kasi bumili na akong tinapay. So, baka yung spare ribs at saka ano kami today. Talong. Sorry po. Kasi at least may sauce ko. Kahit pa paano yung spare ribs. Ay. Ikot-ikot. Hanggang mahilo ako. Buti na lang mahangin-hangin. Kanina medyo lumabas na si Haring Araw eh.
Pero para natakpan ulit. So yan. Whew, init. Hey! So mag-start na ako magluto while Zeb is busy watching. Dahil kailangan ko na rin siya pakainin ng kanin. Hindi pa siya nagkakanin dahil nga, diba, tulog siya na kumain ako. Tapos naubos ko yung chicken. Ngayon, niiho ko na yung talong sa oven. Kaya nakatignan nyo ito, bumili ako ng aloe vera. Para, alam nyo para saan? Para sa buhok ni Zeb. Kasi ang hirap maghanap sa Pinas. Dati may halaman kami ng aloe vera eh. Dati, nung bata kami, nilalagyan kami ng mama ko niya sa ulo para kumapal yung buhok. Which, I think help. Kaya makapal yung mga buhok namin. And, ayun. So, try ko kay Zeb kung mag-work. Ano din siya eh, by, nabibili siya by weight. So, this one, I just took the cheapest that I saw, $1.03. Mamaya try ko. Magpaliligo ako ulit si Zeb. Whew! Pagod ako. Siyempre, hindi nakatulog si Zeb. Ikot-ikot, tapos dumating na rin sa point na nasasawa na siya. So, umuwi na kami. Ito yung binili kong Spam with bacon. I know it's not the healthiest, pero ngayon na lang ulit ako nakakain ng Spam. Hindi ko na maalala the last time I ate. And, ano naman? Minsan lang. So, yun. Magluto muna ako, guys. I'm tired. Hey, guys! Say hi. Hindi naman yan inaamoy. Uh-oh. It's already 6:15 and we're just waiting for Daddy. Tapos ko nang pinakain si Zeb. He got. Pinakain ko ng tortang talong. Yummers! Siyempre, hindi niya pa kaya yung pork eh. Pero nilagyan ko ng konting sauce. Alam nyo na. Diba yung pangalan? Hindi ko tuloy alam kung paano ko siya ipopost sa Facebook. Anong tawag sa kanya? Kasi nakalagay dun sa packaging, di ba, nung Likam Key na parang seasoning or sauce, is sweet and vinegar. Ang weird, isang adjective, isang noun. Noun ba yun? Aray ko naman! Di ba, kasi meron dun sweet and sour, tas meron sweet and vinegar. Sabi ko, kaka-sweet and sour ko lang. So, yun ang pinili ko. Pero pag come to think of it, vinegar is sour, di ba? Sour. So, ano yun? Lumagets. Hindi ko tuloy alam paano. Ayoko naman i-post na sweet and vinegar. Parang tanga lang. Sweet and vinegar. Anyways, lalagay ko na lang spare ribs. Pork spare ribs. Hindi ko pa napopost. Alam niyo pala, kagabi, eto, si Ste. Yes, parang matanda. Nakatulog ako. Ang aga ko natulog, like, mga 10:30, 10:45, something like that, nung pagkatapos kong i-edit yung vlog. In-upload ko, tapos, borlogs ako. Tapos, nagising ko ng mga 1:30. Umihi. Tapos, hindi na ako nakatulog ulit. Alam niyo na ano oras ako natulog? 4:20. Nung finally, binaba ko yung phone ko na. Una, pagbalik ko pa sa kama, nag-try pa ako matulog. Ayaw. Tapos nagbukas ako ng Facebook, nagbukas ako ng YouTube. Tapos, di ba si Judy, ano na, every 3 a.m. Philippine time na siya nagpo-post. So, inabangan ko. Ayun. Kaya, normally, ginagawa ko na dun, Napanood ko yung pagkagising. Kaya kanina, wala tuloy akong pinanood. Kasi nga, napanood ko na kagabi. Anywho, yun. Likot ni baby. Grabe, hindi ko matandaan kung ganito rin baka likot si Zeb noon. Or dahil kasi nag-work ako before. Parang busy ako. Hindi ko nararamdaman. Posible hindi ko maramdaman eh. Pero, ngayon, iba talaga. 24/7. Hindi natutulog si baby. Well, hindi naman. Papahinga din naman siya. Pero, likot.
Anyways, dito lang kami ni Zeb. Dito ko na lang siya pinapa-active sa kwarto. Wala akong ano maghahabol sa laruan today. Lalo na, pinagod ako nito sa grocery. Ha? Alam mo yun, diba kanina umaga, I ended up na nga na umuwi na lang. Kasi, ano, yun na, nagsimula na siya, ayaw na maupo, papabuhat. Wala pa yata ako nakukuhang item from the grocery. Eh, kanina, ang dami ko nang nakuha. Sabay na gaganon. Parang, nakakahiya naman na iwan ko na lang sa... Eh, kasi, pag nag-grocery ako, hindi na ako kumukuha ng basket. Kasi naman, hello, ang hirap na nga itulak nung stroller ni Zeb. So, hindi na ako nag-basket. Ginagawa ko yung sa ilalim na compartment at saka yung hood niya. Pag hindi naka, ano, diba, hindi naka-extend yung hood, may space. Doon lang ako nagpapatong ng mga items. Tapos yun, ano na, sabi ko, paano eh, soli ko pa isa-isa yun. kung gusto ko mang mag-back out na dapat kanina, hindi ko naman pwedeng isuli sa isa. Tapos nakakahiya naman makita ako na iwan ko na lang sa isang tabi yun. So talagang finish ko na matapos. At saka kailangan talaga kasi wala kami kakainin. Eh may sinaing na ako. So yun, ewan ko ano gagawin ko. Sana hindi naman yung ganyan araw-araw. Pag bukas ganyan pa din, then I'd have to resort to doing the grocery at night. So, kailangan ko mag-isip day before ng ulam. Yun ang may... Kaya, saludo ako na sa magmagawa ng weekly plan. Ang hirap. Actually, siguro, mas maganda na, mas makakadali siguro sa buhay ko yun kung nag-weekly plan ako. Pero, depends kasi kung ano sa mood mo ngayon. Today, ito yung parang kinikrave ko. Ito yung nasa mood akong kainin. Mga ganun. So, yeah. Ay, nako. Mamaya-maya, lalagyan ko ng aloe vera sa ulo si Zeb. Maliligo kami ulit. Pero hindi ako papalitan damit. Hindi naman ako pinagpawisan ng todo. Puno na naman yung labada ko. Akala ba ko lang noong Friday? Oo, ano ba yan? Lunes pa lang ngayon. Aray! Ganda, oh. Sige, tapakan mo si Mami. Ew! Alam nyo yung nag-burp na maasim. Aray ko naman si Kevin! Tanong mo yun na maaga si Dad. Hindi ka ba na-check eh kung nasan siya? Anyways, ayun. Sige, abanan ito. Saglit na lang dapat. I'll see you guys later. Where is it? Sabi ko, ngiti-ngiti pa! Ano nga ako, na-amaze nga ako dito kasi pag nagluluto ako sa labas, pagpasok ko sa kwarto, say hi! Pagpasok ko sa kwarto, wala, behave lang siya, nakahiga, nanonood. Sabi ko, behave ka pag nasa bahay ka. Kiss, mommy, kiss. Sarap! One more! Can I have a kiss? Ay! Wow! Kakasabi ko lang sarap eh. Oh. Don't get. Kiss, mommy. Kiss. Okay. Come on, let's put this on your hair. Yeah, let's put this on your hair. Don't touch. It's smelly. I forgot that this is one. This one is. Hindi ba? Hindi naman siya ganun kabaho na parang makusok ka pero hindi naman siya. Good luck sa amin. Good luck sa amin. Pakapalin natin buhok mo. Okay? Para hindi ka pareho kay Daddy. Pareho nga kayo ng hairline eh. Okay, let's put. Mana sa tatay ang buhok mo. Okay, good luck. Hey guys, we're done bathing. It's na 7:25. Si Daddy, medyo malapit na. Siguro mga
15-20 minutes. So, depende gano siya kabilis maglakad. Anyway, grabe, I'm so tired today. Inubos ni Zeb ang lakas ko today. Woo! Tomorrow, I'm gonna meet with my friend. May play date kami with... Ayun, play date nga eh. So, yung anak niya. We're gonna go sa indoor playground doon sa... Santec. Actually, tinatamad na ako. Kasi dapat last week yun. Tapos, hindi natuloy. Tapos, ngayon, inano, sinet. Tapos, parang, sa pagod ko today, parang wala akong sa mood umalis bukas. Pero, since, nakaya naman. So, go na lang. Sana hindi kayo masyado mapagod ng todo. Sana mag-behave si Zeb Gavin. Sa taxi kami. Yeah, taxi kami. Hindi ko alam kung dadaling ko ba yung stroller eh. Pahirap lang eh. Kasi ayaw naman sumakay. Na-imagine ko na yung pagod ko bukas. Zeb Gavin, papahirapan mo si Mami bukas? Ha? Pahirapan mo ba si Mami? Ang hirap. Paano yun? May stroller ako. Okay din. May patungan ako ng bag. Kaso nga, ang hirap. Thanks. Oy! I'm talking pa. Ano to? Meron yung patungan ng bag. Kaso, ang hirap nga niya i-maneuver ng isang kamay. Tapos, buhat ko si Zen. Mag-carrier na lang ako. Hirap kasi. Kaya ako tinatamad. Eh, syempre, may anak din yung kasama ko. Hindi naman din niya ako matutulungan. Kanya-kanya kaming burden. Although, mas matanda ng 4 months old yun. Hindi ko lang alam kung paano na mag-behave ngayon. Last time din, nung nag-meet kami, medyo malikot din yun eh. Mas payat pa sa akin yun at buntis din siya. BFF ko yun sa dati kong work. Tapos yun, galing nga eh, kasi halos magkasunod lang kami nang nabuntis siya. 4 months apart lang kami. Tapos ngayon, ano ba kami? Ilang weeks apart kami. Basta malapit lang din. Hindi abot ng 2 months yata. Galing lang. Aje. Tatay mo, tatay mo. Gusto ko nang kumain sana kasi. Sus. Pagdating na lang ni Daddy. Anyway, so yun. So, paano kaya? Diyos ko, I cannot wait at I have, when I have Yaya here. Sana, hopefully, makasama talaga siya. Kasi yun niya eh. Nung sabi, siya, gusto niya. Pero sabi niya, ayaw na siya payagan na asawa niya. Pero tatakas daw siya. Pwede ba naman tumakas sa asawa? Pero we'll see. Gusto ko yun eh. Tsaka makakapag-English pa. So, kahit dito, utusan ko man siya. O, diba? Makapag-English siya. Hey. Sige. Grabe ang haba. Ewan ko, ang haba na yata ng vlog ko doon. Wala naman akong pinuntahan. Puro ako dada ng dada. Sige. See you later. Kumain ako mag-good night. Pagkita na si Daddy. Okay. So, sleepy ka na, diba? It's 8:10. Daddy's eating doon sa sala. Oh, umiyog ka. Bigla na lang umupo dito. Sana ako, nagpapa-Superman. Diyos ko, Lord. Anyway, guys, I'm gonna call it today. I'm super tired sa kanan likod ko. Sana masahihin ako ng asawa ko. Minsan kasi, di ba, parang kung na kailangan sabihin, gawin mo naman sa akin nang hindi ko sinasabi, naiinis ako eh. Sa kanan likod ko. Anyway, good night, guys. I'll see you tomorrow. Nagbababa yung isa. Say bye-bye. Say bye-bye. Wait lang. Gusto niya pa niya front cam. Oh. Say bye-bye.
Good night. Flying kiss. Tomorrow maglalaro kami. So tuloy kami. Alas 12 kami magkikita. So good luck to me. Bye bye. I love you. Bye guys.